si Sandro, tapos ako, si isa pa kaming kaibigan nun. Natatawa lang po ako at nakikitan kapag pinupuntahan siya, nagpapapicture, and nagiging proud po kami sa kanya kapag talagang he goes out of his way to go there and talk to the people and let them take pictures with him. Hindi ka naiinip, naghihintay ka. Sa mga kayo, hindi ka pa, siya ba, hindi naman yung dating kasi sanay ka naman sa tao, di ba? Dahil ikaw rin artista ka. O si Sandro ba, pagkasama mo, hindi rin siya naiinip kapag may mga nagpapapicture sa'yo. Hindi naman po. Talaga. Wait, kaya lang hindi namin alam medyo yung background niyo sa ako. Pwede ba i-quest? Paano kayo nagkakilala? Paano ba kami nagkakilala? It was 4 years ago po, pinakilala po kami ng mutual friend. Wala na ako maalala. From that night, ang alam ko lang na he's, of course, everybody knows naman the family of the Marcoses. And nakilala ko siya bilang, he's a people person. Yun yung na-realize ko na nakilala ko siya, I think, 3 years ago. Paano ko siya nakilala lang sa'yo? Yes, po. Kayo, tapos isang dinner lang o sa isang place? Hindi po, ano, big party po yun. Na ano lang, this is ano, Sandro. Hi, ganun. Tapos, yun po, naging friends lang po. Na, nakita ko na, ano, na people person nga talaga siya. Kailan nangyari yan? Bago mag-reaction? No, it was 4 years ago. 4 years ago. And then, saan natumakbo yung relasyon niyo? Yung magkaibigan, doon nag-level up pa after 4 months? Ano po, hindi po kami masyadong nag-uusap eh. Siguro po kasi may boyfriend po ako noon, and hindi po, pag may boyfriend po ako, kahit yung mga kaibigan kong lalaki, hindi ko masyadong chili-chika. As in, siguro tinatamad ako makipag-usap, makipagkwentuhan. Actually, kahit sa mga babae kong kaibigan, medyo tamad po ako makipag-usap. But yeah, so we weren't really in any communication of some sort. Only last year na naging single po ako at nakausap ko na ulit lahat ng mga kaibigan ko, mga boys, mga girls, people I forgot to connect with. And doon na po kami nagkikita. So, last year lang pala, ano, before election? Or much before po. Talaga. Alam mo yun ang estado ninyo? Dating or getting to know pa rin ba? Or nasa level na kayo na mag-shota? Ano po, nakakatawa naman kayo. Ganun pa rin naman po. We're really, really, really good friends. Pero what makes you click? Ano po? What makes you click? What makes us click? Ay, ano nga ba? Ang ganda ng tanong na yun. Paano kami nag-click ni Sans? Ano kasi siya eh? Malambing siya sa lahat ng mga kaibigan niya. Marami siyang kaibigan na babae. As in, sobrang dami po. At sweet siya and thoughtful. And he will really ride with kung ano-anong trip naming magkakaibigan. Kahit iba-iba, kaya niya talaga mag-usap. At ganun ka rin? Yes. In description mo ba, parang boyfriend material yung dinescribe mo? Oo naman, boyfriend material naman talaga si Kong Sans. So, lucky kung sino man ang magiging girlfriend ni Kong Sans. Yes. Anong feeling na bilang sa mga Marcos? Friend mo, yung special friend mo, like, first family, ganyan. Na ano ka po? Mayroon bang pagka... Ano po? Parang may ano ka? Parang na-overwhelm or na... hindi po ako magsisinungaling. Na overwhelmed pa rin po ako until now kasi hindi naman po siya naging matunog sa tenga ko nung pinakilala siya sa akin 4 years ago. Parang it didn't matter to me kung Marcos siya. Hindi yun ibig sabihin mas bibigyan kita ng oras o mas bibigyan kita ng attention. So, nung naging close kami, dun ko mas nakilala kung sino siya. And ganun naman tayo sa lahat ng mga tao. Ako, I don't really care about the name or the status or, you know, whatever. Pero tama po kayo, na-overwhelm pa rin po ako kapag nasa presensya nila because, of course, their family, it's a distinct family. Namit mo na ang presidente, ang first lady, nagkakarating ka na rin sa Malacañang. Hindi na lang kanisa. Opo, marami po siya in-invite eh. Opo, yung kami talaga yung group niya, invited po kami sa mga events. Paano ka pinakilala kay Presidente? Kay BBM, kay BBM. My future daughter, oh my God. Ano po, ano ba yun? Kailan ba yun? Anong event nga yun? The last, ako hindi ko po maalala kung anong event. Pero, I think it was the day before the counting.
pumasok po kami sa tent nila and we all just said hi to them. Tapos, Pops, this is Alexa, you know, Sarina, and this is like this. Ganito po. Alexa, last question na lang from me. Is, ano, Sandro, someone na nasi-share mo ng mga, ano, mga frustrations, mga hinaing mo, and is he the type na nagbibigay ng advice, ganun? What is he like? What is he like? Sandro's a very strong-willed person. He's very straight and sharp, hardworking. Alam niya kung anong dapat niyang gawin, kung anong gusto niyang gawin. Ako po, kabalikaran ako eh. Very soft-hearted po ako. So, marami talaga ako natututunan sa kanya. Whenever I would share problems, parang isa po siya sa mga tao na nag-remind sa akin to be strong naman. Tabangan mo, fight. Because you don't always have to be soft. Usually, parang dapat alam mo na kaya mo ring lumaban. At dapat alam mo na kung kilala mo sarili mo, enough na yon. I-blur out mo na lahat ng iba. Sa kanya ko actually natutunan yun. Is he a friend na for keeps? Oo naman. Kung sino man ang makakakilala sa kanya o magiging kaibigan si Sandro, for keeps po talaga siya. Yon. Thank you. Thank you.